Hello everyone from Philippines to China. It's Belle and Leanne. Hello guys. It's our third day here in Vietnam and we're currently in the capital city of Vietnam. And oh my gosh guys, it's so exciting. Meron kaming pupuntahan. I'm not sure kung saan pero it sounds exciting. Kasi naghihiyawan yung mga kasamahan namin kagabi nung nagsasalita yung tour guide namin. Yeah. So, well, ipipick up kami ng around 7:30 ngayong umaga and lampas 6 a.m. na. So, bale, maaga kaming nagising dahil kakain pa kami sa taas, sa 11th floor daw. So, yeah. Sobrang talagang nakakapagod but it seems worth it naman. Yeah. And, yeah, marami talaga ako ipapakita sa inyo mamaya. And, subaybayan nyo lang itong video na ito, guys. Eto, bagong gawi, kain muna ng breakfast bago umarangkada sa araw na ito. Habang kumakain nga kami, may naririnig akong nagtatagalog. May kasabay din pala kaming mga kabayang Pilipino. Bali, pamilya sila na naka-check-in dito. Pagkatapos nga namin kumain, ay bumaba na din kami. Ang calling time namin ay mas maaga kaysa kahapon dahil 7:30 naman ngayon. Unang naming pupuntahan ay ang isang sikat na tourist destination, ang Tuam, kung saan nakahimlay ang unang leader ng Vietnam. Very strict nga sila bago makapasok dito dahil bawal magdala ng kahit anong bag. Yan nga ang Tuam ng kanilang unang leader. May mga guards na talaga namang sinesecure nila ito. Hindi nga namin makikita ang kanyang katawan dahil sa weekend lang daw nila ito binubuksan. Pagkatapos ng 2 oras ay isasara din nila para mapanatili ang seguridad at preservation nito. Dito nga daw siya tumira at lahat nga ng mga buildings na naririto at iba pang mga gamit ay talagang preserve nila ito para makita ng mga tao na di nakaabot sa time niya. Isa nga itong number one na bucket list ng mga tour agencies dito sa China ang pagpunta dito dahil kilalang kilala ng mga Chinese ang unang leader ng Vietnam dahil matalik na kaibigan nito ng unang leader din ng China. At actually guys, magkakasabay silang leader noong panahon ni Marcos sa atin. Ito na guys yung bandang dulo, may mga nagbebenta ng mga pagkain, souvenirs at itong picture ng unang presidente. Sa paglabas nga namin ay nakita namin itong nagbebenta ng sugarcane juice. Ang sarap nito guys, sobrang natural ang lasa. Tinigalang ito tas linagyan ng yellow. Heto, sumakay nga kami at dinala kami dito sa isang historical area din na kung saan ito daw ang kanilang lumang train station ng unang panahon. Ngunit sa ngayon, ginawa itong shopping street. Nagpicture-picture nga kami ni Lian dito, then napabili kami ng inumin. Green smoothie nga sa akin at beer naman kay Lian. Pagkatapos ay bumalik na din kami sa aming bus service papunta sa aming third stop. Dinala nga kami dito sa isang sikat na open shopping area. Di ko na nakuha ang name ng place na ito. Mura daw mga local products dito, bali babalikan kami ng aming bus service after 2 hours. Kaya naglibot-libot kami ni Lian at naisipan naming bumili ng souvenirs. Para sa akin lang daw, sabi ng asawa ko dahil wala siyang bet bilhin. Dress nga ang naisip kong bilhin and we have to make sure na made in Vietnam. Puro chinelas sa mga binibenta nila dito. May mga clothing store naman, pero parang luxury type of store siya. Kaya masyadong nakakatakot yung pressure. Ito ang unang store na pinasok namin, pero wala akong bet, sobrang pricey din siya. Ito yung pangalawang store kung saan kami pumasok. Nagulat nga ako, may mga chinelas at sandal sa labas kaya tinanggal ko din ang aking sandal. Bago pumasok, buti nakaka-English din yung may-ari. Ito nga ang napili ko, worth more than 500,000 Vietnam money or around 1,200 pesos. Wow! Sa aming paglalakad, marami nagbebenta dito ng mga Crocs at gusto ko din magkaroon neto. Sabi ni Leon, meron pa naman kami natitirang pera kaya bumili na ako. 12:30, ipipick up kami ng aming bus. Medyo maaga pa. Siguro dito na lang kami mag-aantay. Hanap kami ng toilet para umihi kasi naihi na ako. Tumawid nga kami sa opposite side dahil park pala ito. Dito na din ako umihi. Parang si Intramuros sa atin, no?
Kung sa atin, bike na may sidecar, ganyan naman sa kanila, sa harapan ng sakayan ng kanilang pasaheros. Dumating na nga ang aming bus service at dumiretso nga kami sa restaurant kung saan kami kakain ng lunch. Bago nga namin tuluyang lisanin ng capital city ng Vietnam, ay sumaglit kami sa tinatawag nilang Mini Italy ng Vietnam, ang Venice Plaza. Binigyan nga kami ng 30 minutes na gumala dito, kaya naman puro pagpipicture at pagbibideo lang ang aming ginawa dito. Paalis na nga kami at babalik na kami sa city na pinanggalingan namin kahapon, bali 3 hours ang biyahe. After an hour and a half, nag-stopover nga kami para umihi ang mga naiinom. Nagpatuloy nga kami sa biyahe at inabot na din kami sa gabi, kaya dumiretso kami sa restaurant para kumain ng dinner bago kami tuluyang ihatid sa hotel. Yes guys! Bali nakarating na kami guys sa aming hotel, and ito yung tinuluyan namin nung unang night namin, and it's very nice na bumalik kami dito because I really really like this hotel. Mukhang bago kasi ito, kaya bago lahat ng gamit, pati mga yan, pintura, bagong-bago, ang linis-linis talagang tignan. And I'm very happy kasi yung hotel na tinuluyan namin kagabi, ay hindi siya maganda, hindi gumagana yung heater. Kaya talaga may enjoy ko ang pag-shower ngayong gabi. Ay nako. Anyway, nakakapagod, ang dami naming napuntahan sa araw na ito, and tomorrow uwian na. Yes. Yan. So dito ko din tatapusin itong video na to, guys. And thank you so much for watching. Bye-bye.